Sigurado ko, ma'am. Dito ka bababa. Oo, kuya. Bakit? Wala. Wala naman. Yung bayad mo pala. Matagal pa ba yan? Tagal lang, kuya. Alam pa ko ba rin eh. Kulang pa ako ng 10 piso. Hindi. Okay na yan. Ha? Kuya, anong problema? Good luck sa'yo na eh. Aswang kasi yung nakatira dyan eh. Aalis na ako bago pa ako abutan ng dilim. Bye-bye. Anong aswang? Anong baba? Kuya, anong problema? Whatever. Sinong yun? Subukan mong humakbang pa at tatamaan ka ng bala ko! Wow, ha? Kayo po ba si Lolo Santi? Bakit ba tinatanong? Sino ka? Paulit-ulit? Ako nga si Johan! Johan! Sabing huwag ka nga pang eh! Kung ayaw mo akong papasukin, edi wag! Pinapunta lang naman ako ng mami ko dito eh! Bye! Sino ka nga uli? For the fourth time, ako nga si Johan! Anong kailangan mo? Wala akong kailangan sa inyo. Honestly, hindi ko nga alam bakit ako pumayag sa gusto ni Mommy. I could have just thrown away or, I don't know, gumala. Bakit nga nandito? Sabi ni Mommy, I have to spend Christmas with my lolo. As a punishment for my misbehavior, blah, 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 whatever. Sinong mami mo? Si Marianne. Anak mo yata siya eh, I'm not sure. Ganon. Pasok na ako ah. Kakaya naman eh. Naisip ng babae nila at pinadala ka rito. Di ko rin alam. Ganyan ka ba pinalaki na nanay mo? Bastos sumagot. Sa bagay, ganyan din naman siya. Baka may pinagmanahan. Bawal sa pamamahay kung walang moto, ha? Eh di sabihin niya kay Mami na bawal ako dito para payagan niya na ako umuwi. Matagal na kami hindi nag-uusap ng mama mo. Ni, hindi ko nga alam na may anak na siya. No wonder. Ano yun? Wala. Well, since hindi naman ako welcome dito, aalis na lang ako. Hanap na lang ako ng tropa na pwedeng matuluyan. Tapos, kapag nagtanong si Mami, sabihin mo, dito pa rin ako nakatira. Doing well. Pabor sa ating dalawa yun. Teka! Wala kang masasakyan dyan. Malayo ang lalakarin mo. Pansin ko nga, wala rin masyadong tao sa paligid eh. Aswang ka raw kasi. Sino ang sabi nun? Makalintik sila! Hindi ako aswang! Hindi ako aswang! Yeah, right. Wala ka bang pagkain dyan? Nagutom na kasi ako. Simula umaga, hindi pa ako kumakain. Tao lang ang kinakain ko. Kerry, hanap na lang ang convenience store sa labas. Huwag matigas ang ulo, Johan. Dad, we're grounded ka dito sa bahay. I'd rather be in hell than see your face. Wala ka talagang respeto. Kaya dyan ka sa Lolo Santi mo. Tingnan ko lang kung hindi ka magtino dyan. This is ridiculous. Hindi nga niya alam na may anak ka na eh. And hindi kami magkasundo, ha? And everyone in this town thinks na aswang siya. Is this how you really want me to spend my holidays? Kung kinakailangan, oo. At kailangan, magawa mo yung pinapagawa ko sa'yo. Before New Year, susunduin kita dyan. At titignan ko kung ginawa mo yung mga nasa list. Ang dami nito! Dad,
Pero dito ka sa bahay, grounded. Okay, fine. Bye! What a creep. Sorry. Naglakad ako pero walang convenience store in this forsaken town. Walang ganyan dito. Maghapunan na tayo. Hapunan? Dinner? E 5 PM pa lang ah. Mahirap ng datnan ng gabi. Ano yan? Pagkain ba yan ng tao? Ganyan ang kinakain ko dito. Kung hindi mo gusto, bahala kang magutom dyan. As if naman may choice ako. Ayoko namang mamatay sa gutom. Pareho kayo ng nanay mo. Maraming dada! Kailan ba kayo huling nag-usap? Ano oras ka rironda na ngayong gabi? Ang ronda? Di ba aswang ka? Ha! Hindi ako roronda ngayong gabi. Dahil meron akong pwedeng katayin dito mismo sa loob ng pamamahay ko. Right! Tapos, kapag nalaman yun ni Mommy, magsisisi siya. Sisisihin niya yung sarili niya. Bakit niya pa ako pinadala rito? Habang buhay niya, sisisihin sarili niya.